balikan po muli sa ating channel na Simpleng Buhay Lang. Sa araw po naman na ito, ay tayo ay magtatanim ng nyog. Dalawang klase po yan. Dwarf at yung regular na tawag namin ay layugan. Sa video rin po na ito ay papakita ko sa inyo yung kakaibang paraan para ma-maximize yung inyong lupa. Yung isang ektaryang lupain ay naging dalawa. So mamaya po yon sa katapusan ng ating video. Kasama na rin po doon ang interview doon sa may-ari kung ilan lahat yung kanilang naaani doon. Okay po. So sa pagtatanim po ng dwarf, ito po, yan, dwarf variety po ito. Dito po sa amin, may isang barangay na nagtitinda talaga sila ng mga gantong variety ng nyog. So, nabili ko po yung mga una kong tinanim sa halagang 60 pesos each. Yan, yun lang po yung presyo ng dwarf dito sa amin. 60 pesos. Kapag marami, kagaya ng binili ko sa kanya, nasa 150 pieces, ay ibinigay pa niya ng 55 pesos each. Ito po yung tinanim ko last year. Yung nakikita nyo sa video. Ito naman ay galing naman sa bahay. Galing sa tanim ng tatay ko na inipon ko lang para sa pagtatanim po ng nyog, ang dwarf variety po ay nagsisimula na siyang mamunga. 4 na taon pagka tanim. 3 to 4 years magsisimula ng mamunga ang dwarf variety. Ang dwarf variety ay tumatangkad din kagaya ng video na inyong nakikita. Ito ay itinanim noong 2013. At yung isa naman ay noong 2010. Ganyan na po kataas yung 10 years old na dwarf. Ang lifespan ng dwarf, hindi kagaya ng mga native na nyog, ay nasa 20 to 25 years lang. Kaya kinakailangan bago umabot yun ay makapagtanim ka na ng panibagong nyog para tuloy-tuloy lang yung ani. Ito naman sa kabila ko, yan, ito naman po yung native na variety. Ito ay nasa 6 months na, na mula nung siya ay inilagay ko doon sa bakuran. Ang ideal po na edad ng nyog bago siya ay transplant ay nasa 5 to 6 months. Ito na pong isura, nakikita nyo na yung mga tingting niya. Meron ng mga lumalabas na may tingting. Sigurado po ito, halos 100. Pagpili naman po ng binhi, sigurado, of course, ang pinaka number one nating dapat salang-alang ay yung laki ng nyog. Yan. Hindi po porke nyog, kahit maliit, ay itatanim na. Yan. Ito po yung magandang klase ng binhi. Kung maliliit naman, kagaya nito, yan. Papansin ninyo, medyo maliit siya kumpara dito sa isa. Yan. Pwede rin po ito, sigurado po ako na malaki rin yung nyog sa ilalim nito kasi yung mga ganto na bilugan yung puwitan, bunot niya. Kaya halos magkasinlaki rin sila nito. Ito. Yung part na ito, namatay yung tinanim kong dwarf. So dito tayo mag tatanim ng isa. Para nakahilera lang siya dito sa mga kaparehas niyang nyog. Mga approximately mga 12 inches yung lalim. Tapos hindi namin siya tinatabunan lahat. May nakalitaw. Yun po yung turo ng mga matatanda rito sa amin na ginagawa rin namin para daw sabi nila, sa experience daw nila, mas mabilis daw siyang lumaki. Bukod dyan, ilan pa sa mga turo ng mga matatanda rito sa amin pero hindi ko na sinusunod, no? Nung araw, sabi nila, kapag daw nagtanim, kinakailangan daw itaon sa halimbawa pag gantong araw,
itaon na may buwan. Di po ba may mga pagkakataon na araw na araw pero may buwan. Pag kitang-kita mo raw yung buwan sa araw na yon, yun daw yung sasamantalahin mo para magtanim, para tiyak ay malalaki yung bunga ng iyong nyog. Sa pa, naturo nila ay gabi naman. Hintayin, di po ba kapag full moon ay maliwanag lang. So yun po yung sasamantalahin para daw po magtanim ng mga nyog. Para tiyak, pag ikaw ay nag-ani, ay parang buwan din, bilugan, at malalaki yung bunga ng iyong nyog. Yan, pero hindi ko na po ginagawa yun, hindi na rin po ginagawa. Dito po sa akin, itong mga dwarf na tinanim ko, ang sinunod ko pong pagitan ay 7x7. So, dito po sa patag, ang naitanim ko rito ay nasa 150 piraso. Pero hindi nga nabuhay lahat, no? Kaya after 1 year, after more than 1 year ay yung iba ay ito yung tanim ko dati, oh. Namatay. Eto, dahil malayo ang pagitan, dapat sana ay dyan. Kaso, matubig sa parte na yan. Kaya ang gagawin natin ay gagawin na lang nating kambal. Kagaya ng makikita nyo mamaya na paraan ng pagtatanim. Yan silang dalawa. Ginawa na natin kambal dahil medyo malayo yung espasyo nila, distansya doon sa kabila. Yan. Ang ideal po na sukat o distansya ng mga nyog kapag dwarf ay depende po sa itatanim nyo at lawak ng inyong tatamnan. Pero dito po sa akin, ang ginamit ko na distansya nila ay 7x7. Yan. Pag mga native, yung mga matataas talaga, ay pwede rin 7x7 hanggang 9x. Yan po yung common spacing na ginagawa dito po sa amin. Okay, puntahan natin itong sa kabila. Ito yung part na matubig talaga. Kaya hindi ko tinamnan lahat. Lalo doon sa bakante na yon. Dahil talagang year round, kahit summer, matubig pa rin doon. Ito, pansinin po ninyo yung disadvantage kapag yung pinagtamnan ay matubig. Naninilaw po yung mga nyog. Ayan. Sayang din kasi itong lupa na to. Kaya kahit matubig siya, minabuti ko na tamnan pa rin. Kumpara doon, no, tingnan nyo sa parteng mas mataas. Green na green yung mga dahon ng nyog. Sa isang hektarya po na patag, average po na naitatanim dyan na piraso ng nyog ay nasa 130 hanggang 140. Pero sa uphill, kagaya ng sa akin, ay pagminsan hindi na po na susunod yung distansya dyan ng mga nyog. Kasi may mga portion na kahit gusto mong sundin yung 7x7 or 8x8, ay may mga portion na mabato o kaya mabangin. Kaya i-adjust mo na lang yung distansya. Ang daming bunot na naanod sa part na ito.
Yung mga bunot na ito galing din doon sa taas. Ito ang dahilan kung bakit kapag kami ay nagpasungkit ng nyog, ay agad din namin sinusunog kapag maaraw. Pero last time kasi na nung kami ay nagpasungkit, nung first week ng November, ay talagang maulan. And then sumunod na mga araw, ganun pa rin hanggang sa inabutan na ng bagyo. Kaya yun, naanod sila, napadpad sila dito. Ito. May bakod din ako dito. Kasi andun yung tilapia fishpan natin. Ito naman yung parteng kuprahan. Diyan sa natatabingan ng nyug na yan. May bakod ako dito. Dahil may mga tao pa rin talaga na kapag walang may-ari, ay pinapasok nila yung bukid na ito. Kaya dinoble ko. Mayroon akong hog wire dito. Mayroon na ring barbed wire para kahit paano ay kung papasukin man nila itong bukid, medyo mahirapan sila. No? Doon din sa tabing kalsada, doon sa may mga puno ng nganga, mayroon din tayong hog wire doon. Manuti kalimitan ang tinitingin mo paapit mo. Manuti hayes mo dito eh. Ini. Baje talaga ko manani. Wa, tatuan na ito ini nga na alam mo. Ay tuwan na. Tuwan na. Manani je and. Ay kami di pa na ijay han nga nawala ang tinyog. Awan timula na ijay. Hektarya na. Ginawang dalawang hektarya ang isang hektarya. Isang hektarya data nagbalin nga hektarya. Dalawang hektarya. Pinunay. Oo. Jadi distance na ito mga 9 niya. 9 by 9. Meters. Ito yung strategy kung gusto ninyong doblihin yung lupa nyo. Maganda pa yung location kasi tabing kalsada mismo. Yan siya. At patag. Yung taon nga tayo mula natin ni Kapitan Ede. 2003. Ay, 2003 na ito. So 17 years old na yung mga nyug na ito. At kung kukumpara natin yung bunga sa regular na tig-isa lang, wala namang pinagkaiba. Yung sa laki, malalaki din. Ayan, at mabunga din. Yung si Auntie, oh. Nagtiting-ting. Ito yung kadalasang gawain ng mga may bahay sa amin. Nagtiting-ting. Lalo pag walang masyadong trabaho. So pwede lang silang humingi ng mga dahon ng nyog para kayasan at nang magawang tingting. Mano ang titimay sa angkot at ta? Tingting? Ay, siyete, naglakamot din. Dati sa nga pulo niya. Arami dati yung kubid, awang tilugan. Naibiyahe. Pangibiyahe nyo kuma? Bagyo. Ay, bagyo. Mano mo tibagsak niya bagyo no dati? 16. Ito naman sa katabi niya. Kung papansinin natin yung distansya, ay halos parehas lang sila dito sa katabi niyang normal na pagtatanim ng nyugan. Napakaganda ng lugar. Napakapatag at malinis sa damo. Ang tumutubo lang dito karamihan ay carabao grass. Ganto yung nyugan kapag laging napapastulan ng mga baka at kalabaw. Ang tutubo, mga carabao grass. Kagaya rin ito. Hindi mo na kinakailangang patabasan o isprehan ng herbicide. Maraming salamat po sa panonood. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Like, share, comment, and subscribe po. Thank you very much.